Madalas na lang napapakamot sa ulo ang mga Pilipino dahil sa mabagal na internet. Paliwanag ng NTC o ng National Telecommunications Commission, kulang na kulang daw kasi ang internet infrastructure sa Pilipinas. Ayon nga sa isang pag-aaral, kabilang daw ang Pilipinas sa mga kulelat na bansa kung pabilisan ang internet ang pag-uusapan. May live report si Bam Alegre. Bam? Jessica, kung magkakaroon nga ng Olympic event na pabilisan ng internet, baka pumagit na tayo. Kung hindi man, baka pasang-awa dahil dun sa mabagal daw na internet. Bakit kaya? Narito ang ulat. Mabagal mag-load, matagal mag-download. Madalas pa sa minsan, mabagal ang internet. Sa katunayan, pang 47 lang ang Pilipinas sa buong mundo kung pabilisan ng internet ang labanan ayon sa pag-aaral ng Boston Consulting Group. Tayo rin daw ang may pinakamabagal na LTE o long-term evolution signal batay sa datos ng grupong Open Signal. Bakit nga ba ganito kabagal ang internet? Ayon sa National Telecommunications Commission, kulang daw ang ating internet infrastructure. Isang dahilan dyan yung ating Pilipinas kasi is archipelagic, no? 7,100 islands. So mahirap i-connecta lahat ito. Lahat ng mga telcos, ang kanilang ginagawa ngayon is dine-develop yung access networks nila para maibigay sa mga consumers yung infrastructure na mabilis. 20 taon na may internet sa Pilipinas mula noong 1994. At ayon sa datos ng World Bank noong 2012, tinataya na may 36.24% ng ating bansa ang may internet access. Mabagal man ito para sa ilan, malayo na rin ang narating mula rin sa maingay na dial-up. At sa ngayon, meron na tayong 5 cable landing stations sa Pilipinas. Makikita ang mga ito sa Nasugbu, Batangas, Balesteros, Cagayan, Bawang, La Union, Daet, Camarines Norte, at Tansa, Cavite. Yan yung parang entry point ng connection natin ng World Wide Web or yung internet natin para sa Pilipinas. So, yun yung mga fiber optics na dumadaan sa ilalim ng dagat. Lalo pa raw nakabagal sa internet ang pagkasira kamakailan ng fiber optic undersea cable network ng Asia-Pacific Cable Network. Kasapi ang Pilipinas dito. Pero ayon sa PLDT, naayos na raw ang pinsala sa mga network ng China, Korea at Taiwan, Japan. Paalala naman ng NTC, facilitator lang sila ng internet infrastructure. Private sector ang nagmamay-ari at nagpapatakbo nito. Kaya kung hindi raw nakukuha ang binabayarang internet speed at walang aksyon ng telco rito, pwede raw itong idulog sa NTC. Ang mga mamamayan ay may right sa information. Hindi ba dineclare ng United Nations na access to information is a human right? Ang advantage rin ng mabilis na internet is hindi masayang mga oras natin sa mga sa kakaantay sa waste ng energy ng or power. It's either mabagal internet or napuputol-putol from time to time. Siyempre, nakakainis minsan pag may importante kang anuhin, i-email ng samahan mo sa buhay sa ibang bansa. Ma'am Jessica, ayon nga ulit sa NTC, patuloy daw yung mga hakbang ng mga primary telco para pabilisin yung internet. May nakausap akong regional manager ng Globe. Ang kanilang goal daw ay kumbaga maging dominant yung 4G kaysa sa 3G. At meron silang tinatawag na Project Runway, mula Luzon, Visayas, Mindanao. Mantala sa Smart, naghihintay pa tayo ng kanilang email na ipapadala raw sa atin ngayong gabi. Ma'am Jessica. Sayang naman kasi yung potential. Bam, lalo na maraming mga Pilipino ang gumagamit na rin ng internet. Mm-hmm. Yung sinasabi na isang obstacle kung bakit hindi daw ganun kabilis archipelago tayo. Kung mapaganda natin yung internet, ito yung, kumbaga, hindi na natin kailangan ng maraming raw reports. Kumbaga, naging global village ka. Kumbaga, yung Pilipinas, mas nagiging tight pa sa isa't isa. So, malaki yung potential, ma'am. Okay, meron bang tinitingnang year kung kailan yun ang goal ng Pilipinas na by that time, all infrastructures are in place, ergo bibilis na ang internet connection. Sa ating pakikipag-usap sa NTC, talaga yung kanilang vision ay, kumbaga, as soon as possible. Dahil yung demands from consumers, kumbaga marami nagre-reklamo na, bakit ba ganito pa rin tayo, yung mga kabilbahay natin, mabibilis yung internet. Pero
yun nga daw, yung malaking challenge talaga. Kasi compare natin, Singapore, maliit na landmass lang to, madaling lataga ng kable. Australia, ganun din. Eh, Pilipinas, talagang meron talaga siyang geographical challenge. So, we hope yung technology becomes more advanced para ma-overcome ito. Mm-hmm. At ang alam ko rin sa mga telco, BAM, medyo saturated na yung cellphone market. Eh. Halos ilang out of 10 na Pilipino, 8 o ilan na yung merong cellphone. Ang malaking potential ngayon for business is broadband. Baka yun ang maging driver for our telcos. Natalie, meron din silang vision na i-increase yung, kung hindi man broadband, yung LTE coverage, coverage doon sa mga lugar na maraming smartphone. Dahil alam mo naman yung Pilipino, nagagawa pa rin mag-cope doon sa latest na model. So, kumbaga, mas merong potential sila nakikita ron for more connectivity, ma'am. Okay, maraming salamat sa'yo, BAM Alegre.